nakalilito minsan ang bansag sa ating mga bayani. Si Emilio Jacinto bilang utak ng Katipunan at si Apolinario Mabini bilang utak ng Himagsikan. Ngunit ang nagsimula ng Himagsikan ay ang Katipunan at hindi naman naging bahagi nito si Apolinario Mabini. Kaya bakit hindi si Jacinto ang naging utak ng Himagsikan? Sa mga dekada matapos ang Himagsikan, hinangaan maging ng mga Amerikano si Apolinario Mabini, na ikabit sa kanya ang bansag na Brains of the Revolution. Ngunit mismong si Gregoria de Jesus, ang lakambini ng Katipunan, ang nagsabi na si Mabini ay hindi dapat tawaging utak ng Himagsikan sapagkat wala naman siyang nagawa at naipaglingkod sa Himagsikan. At siya ay nasali noong baga sa isang handaan ay dumating siya luto na ang ulam. Nakahanda ang dula at siya'y kasama sa mga huling nagsidulog upang tumikim at makisalo sa masarap na luto. Maiintindihan ang sentimento ni Lakambini. Tunay ngang hiningian ng payo ng Katipunan si Apolinario Mabini, kasapi ng La Liga Filipina at bahagi ng Cuerpo de Compromisario na nangolekta ng pera para sa La Solidaridad. Ngunit noong nakalalakad pa siya, ay nauna siyang tumutol sa nais ng Katipunan para sa madugong Himagsikan. Ang bigat ng kanyang papel sa ating kasaysayan bilang isang bayani ay ikalawang bahagi na ng Himagsikan, ang Himagsikan o Revolusyon nila Emilio Aguinaldo. Si Apolinario Mabini bilang utak ng Himagsikan ay kilala bilang dakilang lumpo. Siya ang nagsulat ng konstitusyon ng unang republika ng Pilipinas noong 1899 hanggang 1901 at naglingkod siya bilang isang kauna-unahang punong ministro. Noong 1899, si Apolinario Mabini ay nabilanggo sa Nueva Ecija. Kanyang isinulat noon ang pagbangon at pagbagsak ng Himagsikang Filipino, El Simil de Alejandro at El Libra. Sa edad na 38, siya ay binawian ng buhay sa sakit na kolera. Si Emilio Jacinto naman bilang utak ng Katipunan, sa kabila ng murang edad ay naging tagapayo sa mga usaping pampiskalya at kalihim ni Andres Bonifacio. Inatasan siya ni Bonifacio na mamuno sa Laguna. Siya ay nagsulat ng mga akda tulad ng Ami Patria at Kartilya ng Katipunan. Siya rin ay isa sa mga sumulat ng pahayagan ng Katipunan na tinatawag na kalayaan. Sumulat siya sa pangalang Dimasilaw at ginamit niya ang alias na Pinkian sa Katipunan. Sa edad na 23, siya ay binawian ng buhay sa sakit na malaria. Si Jacinto at Apolinario Mabini ay parehong nagsilbi sa bayan at parehong ginamit ang kanilang mga utak para sa kalayaan. Tunay ngang kahanga-hanga ang dalawang utak ng Himagsikan.